lang kahirap hirap. Pipito, Cherry Beleza. Present po. O, di ba? O. Kaya pag talagang ano, nandito kayo, nandito kayo. Tapos, Makilan, Sofia Erika. Present po. Ang ingay. Grabe naman ano. Para maghahapunan na kayo, ano ah, Erika. Laksa. Christian Lay Ashley Leasing. Christian Lay Ashley Leasing, wala. Canilio Joshua B. Present, sir. Okay, oh. Ano to? Ba't nag-chat to si ano? Porqueros. Oh, okay lang, okay lang. Jaire Magpugay. Present po. Okay. Ariel Pasamba. Good, sir. Okay. Gian Corinne Monserrat. Present po. Mark Gian Reantaso. Present po, sir. Tayo na ibang kakaibang pangalan. Clark Justin Magno. Hello lang Magno. Oh. Ayun. Si Rentaso nagsalitang present eh. Magno, Magno po, Magno. Wali. Sayang. Tapos Chrysler Ortiz. Present, sir. Okay. Na tayo. Last, ano, last three. Atila Red Kiskisol. Present po. Oh. Talagang ano, ayaw magpaano, ayaw magpapigil sa last 20 ah. Lorraine Ann Manguera. Present po. Okay, okay. Last name ha. Gian Paolo Tripulca. Present, sir. Okay, okay. Lecture muna tayo ha, kasi ano, tawag yan. Ano na, mamaya na ulit. So kung sino yung masample na, ano, di pasensya na pag naabutan kayong ano. Okay, tingkita po yung screen ko. Hello? Kita pa, sir. Okay, kita pa, sir. Tapos guys, remind ko lang kayo ha. Remind lang po. Pag merong teacher na nagkaklase, tapos halimbawa nanonood kayo ng ano, nanonood kayo ng, kunwari, bold, ng ano, wag naman ninyong i-share screen, ha? Kung ano't ano man po. Kasi merong nangyari ka sa kabila, sa STEM. Nanonood ng, hindi ko alam kung legit siya eh, pero nasabi lang sa akin, nanonood ng bold habang nagkaklase yung teacher. Tapos napindot yung share screen. Kasi ang kawawa dyan kasi guys, yung teacher ninyo, kasi, halimbawa, ano na pala siya, tawag dito, baka hindi na napapansin. Kaya ngayon kami, obligado kaming magpalipat-lipat dito sa screen, nakita kayo, tsaka dito sa PowerPoint habang nagdi-discuss. Kasi gawa nung nangyari nung isang araw. Eh, pero guys, huwag nyo naman gawin yun sa teacher ninyo. Kasi una, sobrang pambabastos naman na yun. Tapos pangalawa, ano na siya, parang alam kong iba kayo magbiruan, kaso wala na siya sa hulog eh. Sipin mo nanonood ka ng bold habang ano. Okay lang, homeboy. Sipin mo nanonood ka ng bold habang nagkaklase. Di sana nag-leave ka na lang. Wala namang pilitan. Although sana walang gagawa nun dito ha. Kasi una, nakakahiya. Tapos pangalawa, grounds for expulsion kasi yun eh. Kasi ano yan guys ha, kahit walang ano, kahit wala pa tayong student handbook. In any form kasi, pornography is not allowed sa mga schools. Kahit naka-online ano tayo, naka-online setting tayo. Tsaka grabe naman yun kasi nanonood kayo ng bold nagkaklase.
Tapos napindot pa yung ano, hindi ko alam kung sinadya yan o hindi. Tapos napindot bigla yung dito. Napindot nyo bigla yung ano, yung share screen. Eh ang nakakaawa kasi diyan yung teacher ninyo. Paano yun kung halimbawa may makakitang ibang mga ano, mga authority na nakita yun. Di magmumukha pa siyang walang ano, walang classroom management. Eh nagkaklase lang naman ng ayos yung tao, yung teacher ninyo na madadamay pa sa ganyan. Okay lang ano, Panaligan, Marigondon, hintay ano lang, hintay kayo mamaya. Gonzaga at saka Omboy, maghintay kayo mamaya, magtatawag pa ulit ako. Pero sana guys, huwag mangyari sa atin, huwag manggaling sa atin yung ganon. Naintindihan ko naman na ano eh. Sige, go, please, go lang. Sa ano nangyari po dun sa ano, sa isang ano, estudyante na issued na ano na, na-penalize po ba, sir? Yun nga yung ano, yun nga yung pinag-uusapan eh. Kasi kung ang malamang kasing mangyayari dyan, hindi mape-penalize yung estudyante, yung teacher yung mape-penalize. Kasi ang mali nung teacher naman kasi, di ba, nagle-lecture ako, kunwari ito, nagle-lecture ako. Yan, nagle-lecture tayo, kunwari ha. Hindi na ako bumalik dito sa screen nyo dito. Kita nyo ba yung screen ko pag nalipat ako? Kita nyo? Dito naman po, sir. Ito, di ba, ito. Yung nagde-discuss ako, hindi na ako bumabalik dito. Kita nyo yung itong part na to? Hindi na ako nabalik. Opo, sir. Kasi ang yun yung naging ano sa kanya eh. Hindi niya, salita siya ng salita, yun pala mga kaklase nung ano, iba na yung nakikita. E di ba pag nag-on screen ka, automatic, kahit nakaano, kahit may share screen sa gitna, kita nyo pa rin. Yun yung ano niya, yun yung fault niya doon. Kasi para anong nangyari? Ano patuloy kami ngayon? Kami patuloy magiging kabado sa mga kung ano i-review nyo dyan. Nagkaklase lang naman tayo. Sana guys, nag-gets nyo yung ano ha. Tsaka kasi may way naman kayo kung ano, mag-access kayo ng ganyan. Di gawin nyo sa free time nyo. Hindi yung nagkaklase, tapos bigla nyo yung gagawin. Kasi nakakaawa yung teacher kasi kinakabahan ngayon. Although hindi naman dito yun sa kabila. Kinakabahan. Kasi pag yun nadaanan ng HR, ng ano, ng mga nagmo-monitor, ang mapapagalitan doon, hindi naman yung estudyante. Baka patawag. Pero tas sasabihin siguro ano, kasi ang magiging mangyayari doon, pwede magdahilan yung ano eh, yung student ng ano eh, ng hindi ko po sinasadya, kapatid ko po yung may hawak, may ganon. So pwede siyang maging masabi na ganon. Kaso yung teacher kasi, wala siyang idadahilan. Kasi halimbawa ako, nagdi-discuss ako ito. Discuss ako, ayan, discuss. Ang problem kasi minsan, pag tayo napapasarap na pagdi-discuss dito, hindi na ako natingin dito. Eh ngayon, obligado tuloy kami na every salita ko, lilipat-lipat ako. Kasi baka maya-maya niyan, may mga nakahubad na pala dyan sa inyo. Baka si Pasamba nag-show na, o wala. Nakakaba kasi talaga. Nakakaba, sobrang nakakaba. Pasamba, pagbukas ng camera, ano, walang t-shirt, tapos nagaganon, no? Nag-reflex, nagaganon, o. Wala na. I don't. Kasi kawawa naman si ano, kawawa naman yung imbis na ano kasi, imbis na tawag dito, imbis na nagkaklase na lang para after ng klase, may break, may ano. Ngayon, kabado patuloy kami. Kasi kawa ano nangyari sa kabila. Tapos guys, parang wala na kasi sa hulog talaga. Eh okay lang sana kung kayo ay hindi inasi. Kaso hindi tinuturuan ng ayos. Eh halos mamatay-matay nga teacher ninyo ng katuturo sa inyo. Tapos ano, gaganyan ninyo pa. Although sa akin kasi, pag sa akin yung ginawa, ako magkakalat yan sa internet, bahala kayo. Kasi kung terminable kasi siya, yan eh. Kasi ibig sabihin, hindi ko na-check yung klase ko. Kawawa naman yung ano. Kasi ngayon, syempre, yung teacher, kabado. Kasi baka mamaya, madaanan siya. Gets niyo yung sinasabi ko? Yung, kasi minsan, di ba, namomonitor yung mga tawag namin, namomonitor-check. Paano yun pag na-check, tas bigla, ano, nakita yung nagsistreaming pala kayo. Mo, si Pasamba na lang ano natin, yung pinakamagandang lalaki sa inyong lahat eh. Yan ang president slash escort. Basta mag-example natin dito, si Pasamba lang. Kasi yun ang ano eh. Sabi mo sobrang gandang lalaki niya, pati yung mga taga ano, pati yung mga taga SC gawa nung ano, nung Code M na rules. Nag-chat na sa akin na ano, hindi ka na mapigilan, nasa GC ah. Matawa-tawa lang. Yaan nyo na lang, sir. Okay lang naman, okay lang. At least, basta alam, panalo kayo ha, kasi baka puro kayo ganyan, tapos ang standing nyo, 0-4. Basta makarating lang kayo ng
semis, yung ano, yung playoffs makarating lang kayo, okay na tayo diyan. Although bunutan niyo na. Hindi papayag doon. Diba, sa puro kayo ganyan, yung may, ano, may isang section sa grade 12, ano, parang yung ano, yung kila Pagyo, parang team ata talaga sila eh. Parang naglalaro ata talaga eh. Kasi yung mga pangalan nila, parpareho na. Kaya yun, syempre, pag na, eh, ano tayo, bunutan, kung sino yung mga magkakalaban sa bracket, pag doon kayo napunta, di ano, di parang ano yun, parang bracket of death yun. Okay, so saglitin ko ha, kasi na kumain na ako ng 15 minutes discussing ko ano yung nangyari na ano na tawag dito na parang relevant this week. Pero sana guys, huwag gawin dito ha, kasi ano, nako. Kawawa ang teacher pag ginawa ninyo, matatanggal. So give me ano ha, give me 15 to 30 minutes i-discuss ko yung next topic natin. Tapos in between ng discussion natin, pwede akong biglang magtawag. Kapag biglang nagtawag, kunwari wala kayo, automatic, kasama kayo sa gagawa. Okay, okay guys? So start na tayo ha. So, ano po ba ang structure of disk or logical geometry? Ibig sabihin nito, ano po ang itsura ng ating hard disk? O, linawin ko ha, ano ang itsura ng ating hard disk? Bakit ang hard disk ninyo merong, ano, merong bilog? Teka, mag-post lang ako. Hindi naman ano to ha, hindi naman papuntang ano to ha, mga hub-hub to ha. Ano yung itsura ng hard disk guys ha? Ayun, ito. Pag binuksan nyo ang hard disk, kita nyo ba yung screen ko? Kita po. Okay, so pansin nyo, meron bilog na ano dyan, parang merong bilog na disk dyan. Ano ang point nung disk na yan? Ang reason kung bakit siya ganyan, kasi yung MBR or Master Boot Record, this guarantees na pwede kayong mag-delete, pwede kayong pwede kayong, halimbawa, naglagay ako ng isang laro, kaya isang file sa ano ninyo, sa hard disk ninyo. Since ang pagkakagawa niyan ay disk, allowed ako na mag-delete sa kanya. Or allowed ako na mag, yung term na rewritable, di ko kasi alam kung, teka lang ha. At least wala pa naman ano, wala pa naman nagse-send ng ano. Wala pa naman nagse-send ng boss. Sige, kakahulis go lang. Sir, pag sariling disk, sir, nakagawa ka ng sir ng disk. Kaya niyo po bang i-edit siya mismo doon po sa bala ng CD or kahit ganun po ba? De, yun yung term kasi diyan, yung rewritable. Ang ano kasi, pansinin niyo guys ha, ang term kasi ng ano, ang term ng hard disk. Bakit siya pwedeng, ano, halimbawa, dinilit na, kunwari, may file ako, tapos dinilit ko, tapos naglagay ulit ako ng bagong file. Ang point, bakit siya pwedeng nasa scrub? Kasi gawa na ito. Ito yung sinauna, guys, ha? Kasi ngayon meron ng flash drive, eh. Kasi di ba, pansin nyo ngayon sa flash drive, pwede na rin kayo mag-delete ng data, pero hindi na pabilog yung itsura ng ano, flash drive ninyo. Mahaba na siya. Pag nagtingin kayo ng flash disk ngayon, ganito itsura niya. Diba, ganyan na itsura. So ito, mga new technologies na ito. Pero noon pa, nung nagsastart pa lang ang personal computer, kasi doon nagkaroon ng mga hard disk na ano eh, na mga miniature eh. Pansinin niyo pag ganyan, kaya siya mayroong disk na ganito, kaya yan MBR, Master Boot Record. Kunwari, nagpalit ako ng operating system, i-re-ano ko lang yan, pwede kong patungan siya, tapos magiging rewritable siya. So ano ang relevance din ito? This means na sa kakaikot natin dyan, kasi umiikot yan every time na nagre-record ka, every time na nagde-delete ka, meron tayo ngayong lumalabas na, teka, bukas lang ako sa pang notepad, dito lang sa chat na lang ako magre-reply. Meron tayong tinatawag na bad sectors, ibig sabihin yan, yung part na yon ng ano ninyo, ng hard disk ninyo ay may gas-gas na. So, paano siya ginagawa ng paraan? Through defragment. Kasi ang nangyari, pag merong gas-gas yung ano ninyo, MBR ninyo, may chance na, nagkakaroon ng sira or nagkakaroon ng part na yung parang corrupted part ng file, yung kung ano yung sinave nyo or kung ano yung nilagay ninyong program doon, sa tagal niyang nagkapapaulit-ulit ng delete at saka ng add. Delete, add, delete, add, gano'n ka. Tapos
yun yung point niya bakit tayo merong defragment. O kaya meron tayong, although kung mapapansin nyo ngayon, hindi na kasi siya pinapansin eh, kasi ano, sobrang laki na ng mga spaces natin. Pero iyan ang rason bakit hanggang ngayon meron tayong drive optimization or meron tayong ano, meron tayong tag dito, disk defragmenter sa inyong mga hard disk at SSD. Kasi ang point niyan, bakit meron yan, in case na mangyari yan sa'yo, magkaroon ka ng bad sectors, the only way to come back from it is to use defragment. Ganun siya. So yun yung point niya. Although linawin ko guys, ngayon kasi hindi na defragment ang tawag pag naka-SSD kayo. Ang tawag dyan ay trimming. Sige, Piolo, go. Sir, sa mga high-end po ba na PC, required pa bang mag-defragment pa or hindi na, sir? Hindi, ano, trimming na ang tawag. Basta SSD ha, SSD ang hard disk nyo ngayon. Trimming, pero yung trimming na yun, may lalabas dito. Teka ha, ulitin ko ha, defrag, ayan. May lalabas dyan na ano, parang ilang days bago mag-defrag, tapos, teka lang. May sinend sa akin dati si ano si Sir Edroso na ano. Guys, si part natin 'yon ha. May ibinigay sa akin Sir Edroso kasi na ano, software na external na ang ginagawa, chine-check yung SSD niyo kung ilang percent pa yung nagagamit. Kasi hindi yan kagaya ng HDD na ano, na kita agad yung kaya ma-detect ng mismong OS niyo. Yung sa SSD kasi ano siya eh, tawag dito, ang magche-check niyan yung mismong outside softwares lang. Kasi sa sobrang bilis niya mag-load, sa sobrang bilis niya magbukas ng mga power na ano, hindi PowerPoint, ng mga applications, ng mga softwares, hindi niyo ramdam na meron na pala kayong trim na kailangan. Although yung trim natin eh, nililinaw ko ha. Kaya kung meron kayong ano, kung meron kayong HDD tsaka SSD, mas preferred na ang nakalagay lang sa SSD ay yung operating system niyo. At saka kung ano yung larong ginagamit nyo ngayon. Kunwari, naglalaro ako ng, kunwari ganito ha. Ako ay naglalaro ngayon, kunwari ng, kunwari ito, yung ano, yung BlueStacks na ML, para in case na matuloy yung ano natin, yung intrams natin, or ano, ano ba, pag natuloy na siya, pwede ako sumali dun sa faculty versus ano, versus Mythical 5. Ang point nito, pag ito clinic ko, kung pwede, kung meron kayong SSD tas meron kayong HDD, yung SSD, dito nyo ilagay yung laro nyo lang ngayon. Kung bawa, di naman ako naglalaro ng ano, ng Steam, ng Total War, ng mga yan, ilipat ko muna siya sa HDD. Transfer ko muna. Tapos paglalaroin ko, tsaka ko lang ibabalik. Kaso ang problem nga nun, obviously, meron tayong tinatawag na trim na nangyayari. Tapos yung trimming niya, although linaan ito ha, hindi naman ito isang gamit ko malaki nawawala. In time, unti-unti siya mababawas. Kasi halimbawa, yung SSD ko ngayon, isa lang ang ano ko eh, isa lang ang hard drive ko dito sa laptop ko eh, SSD na 512 gig. Tapos ang nangyayari, hindi na ako nagpalagay ng HDD kasi namamahalan ako, laging SSD ang nagagamit ko pag nag-uninstall, reinstall. Out of the blue, nung nakita ko, 97% na lang yung ano niya, yung kanyang capacity. Out of dun sa 512. Kasi parang ano siya, yun yung wear and tear ng SSD. Okay na, okay yan, ano? Nasagot ko yung tanong mo, Piolo? Okay na po, sir. Salamat po. Sige, Montelegre, go. Go lang. Sir, so bale, example lang po to. Meron po kasing supporting HDD yung laptop namin. So, bale po, if nilagay ko po yung ibang games ko sa SSD, mas ma-optimize po yung ano, yung performance niya kaysa po sa HDD. Okay siya, mas mabilis siya mag-load. Pero ito lang linawin ko ha, mabilis lang diyan mag-load. Pero yung ano mo, yung tawag dito, yung FPS mo, frame rate per second mo, yung mismong gameplay mo pag naglalaro ka na, depende pa rin 'yan. Hindi dun sa hard disk, depende 'yan dun sa iyong processor, sa video card. Gets mo yung ano? Ang ginagawa lang kasi talaga ng SSD, mabibilisin niya yung loading time. Kasi pansin nyo, hindi yan gumagamit ng MBR. Kasi ang MBR, di ba, yung disk na bilog, tas umiikot-ikot yan. Kaya kung mapansin nyo, yung loading niya minsan mabagal din. Kasi ang itsura ng SSD, pag nakakita na kayo ng, di ko alam kung nakakita na kayo ng SSD guys ha, di ko lang dito. Solid state drives, ito yung itsura niya. Ang itsura niya kasi, yung concept na ginamit dyan, hindi ka pareho nung sa hard disk.
ang ginamit sa kanya yung concept ng flash drive, yung paglalagay ng ano, yung paglalagay ng kung paano siya mag-o-open ng mga files nyo. Kasi tinan nyo itsura ha, ay na, pindot yan. Tinan nyo ang itsura ng ano, ng SSD na 1 tera compared sa hard disk na same. Ito, 6 tera pa nga ito eh. Pero kung tinan nyo itsura niya, yung nakabukas tsaka hindi. Ito. 4 terabyte na Seagate na ano, na Barracuda compared sa WD na 1 tera na SSD. Kita niyo itsura, kita niyo itsura nila na yung ano, pareho itong hard disk pero yung ano, yung technology kung paano siya ginagamit, magkaibang magkaiba. Kasi yung isa nagamit nito yung MBR, ito yung paikot. Balik tayo dito ha. Yung paikot kanya. Kaya pansin mo may mga bad sectors na ano compared sa SSD na ang itsura niya parang flash drive. Mas mabilis siyang mag-load, mas mabilis yung lahat. Pero ang difference lang kasi, una mas mahal, tapos pangalawa, ang SSD kasi pag nasira, hindi yan, halimbawa parang ano yan ha, naubos yung trim ninyo, bumaba ng 30%, 20%. Ang problem niyan, hindi siya kagaya ng, ano, ng hard disk na pwedeng basta i-reformat. Kasi usually ang SSD ay, ano to eh, although wala pa naman ako nakikita na sisira ng SSD, pero ang SSD daw ay disposable. Pero as long as hindi ako nakakita ng ano, hindi ko pa naman kasi nasusubukan mag-reformat sa SSD, hindi ako maniniwala. Kasi hindi naman ako, parang ano siya eh, parang hindi naman ka panipaniwala na nagkaroon tayo ng bagong technology na ang ginagamit ay, ano, ang ginagamit ay much better version ng hard disk, pero hindi siya pwedeng kumbaga disposable siya, walang ganon. Pero technically guys, kasi ang flash drive kasi, di ba, pansin nyo ang flash drive, pag yan nasira, bumili na lang kayo ng bago kaysa ipaayos. Same siya ng concept eh. Pero hanggat di ako nakakitang ano, nagbu-blue screen na SSD, hindi ako maniniwala. Kasi parang napaka-imposible niya. Although sa lahat ng mga articles, yan ang sinasabi. Okay? So balik tayo. Gotenko po. May Gotenko ba? Marion Angeline Gotenko. Present, sir. Okay, Fred ba? Ezekiel Sagit. Present, sir. Baba. Oh, Ace Jan Bado. Present, sir. Ha? Sheila May Aguilar. Ito si ano? Si Mai. Ah, Mai ba to? Maya pala. Nandiyan, ako po ba, sir? Oo. Nandiyan pala, nandiyan. Aguilar. Maya. Oh, Aguilar. Sheila May Aguilar. Maya. Present po, sir. Okay, okay. Ani, iba pala yung Aguilar sa Araneta, ano? Araneta pala si Maya. Iba po pala to si Sheila May. Tapos, Jeremy Balmadrid. Present, sir. Okay. Si Gayas, hindi pa naman tinatawag, nagpe-present na. Teka, lahintayin mo. Si Gayas. Ano, ayaw mawala sa ano? Ayaw mawala sa exempted? Oh, last, ano? Sige, ito pa. Mariel Giselle Bernardo. Present po. Okay. O, so balik tayo sa lesson ha. Balik sa lesson. Namaya ulit. Okay. So ano po ang settings ng hard drive? So linawin ko guys ha. Yung mga lumang style ng ano ng hard disk, meron pa yan settings. Ano ibig ko sabihin ng settings niyan? Kung mapapansin nyo, di ko alam kasi kung nakapagbukas kayo ng ganito ha, lalo na yung mga ano, yung mga hindi nakapaggamit ng ganito nung ano nung mga junior high kayo. Ang itsura ng hard drive, asan yung ano, hard drive pins na lang yan. Ang itsura ng hard drive, guys, meron pa yung mga ito, yung mga pin na to. Ayan, may mga pin yan, 'di ba? Yung mga pin na yan. Ang tawag diyan sa pin na yan ay drive jumper settings. Sa lilinawin ko ha, lilinawin ko po. Yung mga lumang ano, yung mga lumang hard drive, yung mga bago mag-umabot sa terabyte at saka sa ano, sa gigabyte. Kasi bago naging gigabyte saka terabyte, mga MB lang ang laman ng hard drive eh. Pwede pa siyang iset. Ito yung pagsiset niya, oh, alam mo kunwari, master or single drive, drive slave, pwede pa siyang iset noon. Ngayon kasi automatic lahat 'yan, master agad 'yan. Ano ibig sabihin ng master? Meron akong dalawang hard disk na nilagay. Yung pinaglagyan ko lang ng OS, yung hard disk 1. Automatic master yung hard disk 1. Yung hard disk 2,
slave na agad yon. So ano ang concept ng hard ng ano ng master and slave pagdating sa hard disk? Oo, yung hindi ko po nagawa yung pinapagawa. O hindi gawa ka mamaya nung ano. Mag activity ka na lang mamaya. Wala namang problema yung panaligan. So halimbawa, ano, balik tayo dun sa concept ng master and slave ha. Ang concept kasi ng master, ibig sabihin, pag nagbukas kayo ng PC, ang unang bubuksan o ang unang i-check ng inyong computer para sa ano, o ng motherboard ninyo para sa kanyang operating system, kung saan siya hahanapin, yung master. Yung slave, siya yung paglalagyan ng files ninyo. Kaya kung nakarinig kayo dati ng ano, ng, although sa ano, nito uso sa laptop kasi mabigat ang mga hard drive ng, ano, eh, ng laptop eh. Yung kung tandaan nyo yung panahon na PC lang ang lagi natin ginagamit, meron nagsasabi na meron dalawa yung hard disk, nakalagay dun sa isang hard disk lahat ng laro, nakalagay dun sa unang hard disk yung mga games, yung mga OS, tsaka yung mga files, tas ganun din yung nangyayari ngayon. Although ngayon guys, ang nangyayari sa atin, yung hard disk ninyo, usually andun yung files, movies, so on and so forth. Patas pagdating po sa SSD, na andun yung games, tsaka yung OS, kasi yun yung mga need na mabilis ang uploading or yung ano, yung loading time, yun yung mabilis. Okay po? So proceed lang tayo guys. Ayan, ito yung binabanggit na meron tayong apat na ano dyan ha. Apat na classification nung meron pa tayong hard drive jumper settings. So una po ay master or single drive. Second ay drive as slave. Ibig sabihin ng drive as slave, automatic ano to ha, storage lang yung hard disk ninyo. Tapos yung pangatlo ay cable select. Teka. Cable select. Hindi, ayun, cable select. Ibig sabihin ng cable select. Ibig sabihin ng cable select, ano siya, tawag dito, pwedeng iset, depende kung merong maririd na iba. So ito yung pag nakakita kayo ng laptop na, o ng PC na ano, halimbawa, merong naka-install na OS ng Linux, meron din naka-install na OS ng, ano, ng Windows, magpapalipat-lipat lang. Or ito yung Ubuntu and ano, hindi ko alam kasi kung baka familiar, hindi siya familiar sa inyo, medyo alien yung term. Pero may instance kasi, lalo na pag ano kayo, pag kayo ay nag-college, meron mga, tapos nag-private school kayo, meron mga computer courses or computer laboratories na ang pangalan nila Linux Laboratory or Linux Computer Laboratory. Pag ganun ang itsura niya, ibig sabihin, ano yan, hindi ibig sabihin na hindi Windows na naka-install. Ibig lang sabihin nun, pwede kang lumipat from Windows to either Ubuntu, either Unix, or either Linux. Although usually, laging Ubuntu at Solaris. So ano po yung Ubuntu? Tatype ko na kasi baka na-alien kayo. Ano po yung Ubuntu or Solaris? Ibig sabihin nito, ano siya, tawag dito, alternative po ng Windows. So, no, Windows 10, Windows 11, siya yung alternative nun. Bakit siya naging alternative? Kasi wala siyang bayad. Kaso ang downside, hindi kayo pwedeng mag-games. Kasi matik, walang games sa ganyan. Tapos pangalawa, aaralin nyo pa muna kung paano siya gamitin. Ano ibig ko sabihin ng aaralin? Kunwari, kailangan kong, ganito gagawin ko ha, meron akong kinuha sa drive C, kunwari ito, kinuha ko, kinapi ko dun sa downloads. Pag ano po yan, pag yan ay kayo ay naka Solaris or Ubuntu, hindi nyo basta pwedeng maglipat ng files. Pati nga pag sasalpak ng flash drive, hindi nyo alam kung saan hahanapin yung flash drive na ginawa nyo. Or nilagay ninyo, hindi nyo siya alam kung nasaan. Okay guys, okay po. So proceed lang tayo guys. Tapos next po ay drive as master. So may instance naman na pag sinabing drive as master, automatic wala kayong ibang kasamang ano, hard disk isa lang. So yung drive ninyo, as long as hindi ninyo ginagalaw sa BIOS or dun sa startup menu, laging sa kanya pupunta yung motherboard ninyo, lagi siyang ide-detect para maglabas kayo ng operating system. Kasi tandaan guys, pag kayo nagbubukas ng unit ninyo, ang unang hahanapin ng ano ninyo, ng motherboard, ay papunta dun sa hard disk na kung saan naka-install yung operating system ninyo para mag-load siya. Tapos depende na lang dun kung naka-SSD kayo, ibig sabihin mabilis ang loading pag mabagal, tsaka siya naka-HDD. Okay po. So proceed tayo guys. So
ano po ang limited drive capacity? So bago lang tong, hindi naman technically bagong concept, pero nung nag-start magkaroon ng gigabyte, ibig sabihin ng gigabyte, 1 million bits of data. Kasi ang gigabyte ano siya eh, parang 7 figures ng bit ng data. Nung nagkaroon siya ng ganyan, meron tayong limit drive capacity. Ano ang limit drive capacity? Kunwari, meron akong, sulat ko lang guys ha. Kunwari, meron akong 512 gigabytes. Sana nakita nyo pa yung screen ko ha. Hindi ibig sabihin na sinasabi ng hard disk ninyo na 512. Kay, pwede mo siyang punuin ng 512. Kunwari, naglagay ako ng ano, 1 gig per movie, tapos nag-download din ako ng 512 movies. Hindi po. Ang naiiwan dyan siguro, around 500 gigabyte lang yung pwede mong gamitin. Or usually nga, parang 470, 480, 490. Kasi ang nangyayari po ay yung concept natin ng limit drive capacity. Kasi ang nangyayari guys, pag pinuno mo ng yung 512 ng 512 din, ng sagad, may chance mag-crash ang inyong hard disk. Kasi wala na siyang way para mag maneuver or para mag magkaroon ng memory pa for loading ng operating system, for loading ng mga ano no, mga games ninyo, nauubusan siya. Kaya hindi pwedeng yung 512 punuin mo. Kasi para ito guys, pakita lang ulit ako ng example. Napansin niyo, tingnan niyo yung kita niyo yung screen ko. Ang aking SSD ay 512 gig na SSD. Pero ang maximum ko dito 475 lang na gig. Gets nyo? Gets po. Ito na yung limit drive capacity ko, 475. Gets nyo guys? Hindi ko alam kasi kung nakita nyo to sa mga ano ninyo eh. Kung nakikita nyo to eh. Pero yung 512 na yon, hindi ibig sabihin masasagad mo siya ng 512. Chances are may matitira. Kaulis, may tanong ka? Ganon din po ba yun sa cellphone? Hindi ka po magdadagdag ng isang SD card kung umabot na po siya po sa limit po ng ano, ng gigabyte. Ganon po ba yan? Ano eh, sa cellphone kasi, ang mga pwede lang i-upgrade, yung mga gaming phones. Kasi halimbawa, meron akong Oppo, kunwari ha, Oppo F18. Tapos ang ginawa ko, pinadagdagan ko yung capacity ng RAM niya o kaya ng memory niya. May chance kasi pag pinadagdagan mo yon ng lalo na yung tinanggal nila, yung ano, yung tatanggalin nila yung mismong hard disk niya or yung storage, tapos saka papalitan ng bago. May chance na nag-overheat yan. Kasi yung ano, ang tatandaan nyo kasi sa smartphone, ang smartphone kasi hindi yan parang laptop at saka PC na merong fan or merong ventilation. Wala kasing lumalabas na hangin dyan. Kaya pansin nyo guys, pagalbawa, nagde-data kayo, naka-mobile data, hindi wifi ha, but ang bilis uminit ng mga unit nyo. Yung parang tipong ano eh, tipong mapapasukan na nga. Although hindi naman yung pasong ano ha, pasong parang ano, kulo ng tubig. Pero may chance kasi na ano, na, excuse, susunduin. Oh, sige, natawag ka naman na kanina. Ano, Bado, okay lang naman yan. Saka may submit ka namang ano, Amazing Baseball eh, okay lang yan. Pero guys, nag-get yung sinasabi ko. Pagdating kasi sa ano, sa phone, smartphone ha, tsaka tablet, hindi advisable na mag-upgrade kayo ng unit. Not unless yung unit ninyo, ganito yung itsura. Kunwari, meron akong Oppo F18 na 32 gig. Tapos meron din akong, from ano ha, from factory to ha, Oppo F18 na 64 gig. Not unless hindi siya, ibibenta siya ng ganyan. Huwag yung, ano, huwag kayong, yung 32 mo, parataasin mo. Kasi may chance niyan, iiksi yung lifespan ng cellphone. Kasi, wala silang ano eh, walang fan ang cellphone eh. Wala siyang ano, ito to yung ganito, yung mga CPU fans. Teka, balikan ko lang ha. Yan, yung mga ganito, hindi na kasi magkakasya yan dyan. So, ibig sabihin, wala kang ventilation ng init, hindi ka allowed mag-upgrade. Gusto mo mag-upgrade, bumili kang bagong unit. Pero ito kasi, itong yan, kahit sa laptop, meron yan eh. Meron pa nga, Cooler Master, yung nilalagay sa laptop sa ilalim. Ito, okay. Hindi ko alam kung familiar kayo dito sa mga ganito eh. Familiar kayo dito sa ganito? Familiar guys? Kasi kung yung laptop niyo masyadong ano, masyadong maliit, lagyan nyo ng ganyan. Tingnan nyo, mabilis yung takbo niya after.
Gets nyo guys, gets po. Kasi yan ang wala sa cellphone. Kaya hindi advisable cellphone, nagpapa-upgrade ka. Gusto mo bumili kang bago. O kaya ang gusto mo, marurunong talaga yung nagtitingin. Okay? Rentaso, go. May tanong ka. Sir, yung RAM swapping po kaya, ano po yung masasabi nyo dun? Like, yung may memory card po kayo, tapos magkakaroon po ng conversion dun para sa RAM. Like, sa rooted phones daw po. Sige, ang RAM swapping kasi ng ano, ng cellphone. Cellphone na smartphone. Kasi sa laptop, laptop PC kasi walang problema eh. Basta compatible, tatanggapin yan. Ano ibig sabihin ako compatible? Kunwari, pare-pareho silang DDR4. Tapos yung una ko, single thread, pinalitan ko ng dual, ano, dual thread, ay multi-thread. Walang problema. Sa ano kasi, sa tawag dito, sa smartphone kasi, yung compatibility, ang i-check mo. Tapos ang compatibility niya usually, with the exception of Apple and Samsung, lahat naman hindi maarte. Kaso ang i-check nyo dyan, syempre, willing ba kayong, kunwari, nakabili ka ng phone na 9K, tapos pinataasan mo yung RAM niya, pinataas mo. If from 2 gig, ginawa mong 4 gig. Ngayon, willing ka bang i-risk yan na within 1 year, mabibreak yung cellphone mo kasi hindi kaya yung capacity nung idinagdag mong RAM. Kasi ang RAM guys, pansin nyo guys, ang RAM po kasi, nahingi pa rin ng kuryente yan eh. Nahingi siya ng kuryente sa kumbaga sa unit ninyo. Eh baka umabot sa point na nakapagpalit ka nga ng RAM mo pero lumobo naman yung battery mo. Hindi ko alam kung familiar kayo sa ganito. Teka nga. Cellphone, battery, bubble. Ayan, bloated pala yun. Bloated. Pero ako nabubloatan lang ako ng ganito sa sa tagal ko nagsiselfone. Laging sa Samsung ako nadadali eh. Kita nyo nung kita nyo itsura nung ano? Ah, ganun po din yung nangyari sa cellphone ko po dati, sir. Ang Oppo, hindi pa ako nagaganto sa Oppo eh. Tagal na rin itong F1 ko, apat na taon na nga eh. Pero lagi yung mga previous years na gumagamit ako ng Samsung, laging nalobo. Although hindi ganito kalobo ha, kasi parang sobra-sobra naman to eh. Kasi baka ito yung mga limang araw na hindi nabibitawan yung lagi naka-charge. Yung ganito. Lagi ang nadadali ng ganito, Samsung ang lagi. Hindi ko alam kung para push siguro nila yan para bumili ka ng bago. Pero pag nagganto kasi lumobo siya ng konti, palit na yan. Kasi pag hindi, masisira itong mga to. Kasi baka mamaya, biglang mag-amoy sunog. Okay guys, okay po. So, next slide. May tanong ba? Teka. Oh, wala naman tanong. Oh, next slide po. Usually po, ang best brand ng hard disk ay Seagate. Pero hindi lang naman, di kasi 4K best brand siya, ibig sabihin, bilhin nyo. Kasi napaka-konti lang naman ang diferensya ng Seagate at saka ng Toshiba at saka ng yung mga American brands. Konting-konti lang diferensya niya. Pero ang difference kasi, ang Seagate ay naka-ultra ata. Ibig sabihin ng ultra ata, yan yung mabilis nyo, kung ano, nakorap yung hard disk nyo, mas mabilis siyang mare-recover compared sa iba. Tapos hindi siya basta nawa-wipe. Ano ibig sabihin ng nawa-wipe? Kunwari, nag-format ako ha. So usually, pag term na format, babalik kayo ng babalik dun sa tawag dito, wala na kayong babalikan na file dun sa mga previous files na ginawa nyo, na format nyo. Kasi ang nangyayari, tawag dito, kaya nga term na format, ibig sabihin, quick delete, tapos restart. Yung pong naka-ultra ata, may chance na pwede nyo pa siyang i-recover nang hindi kayo gumagamit ng external softwares. Kasi meron mga software guys, kunwari, nag-format ako, may nakalimutan akong isang file, pwede kong pabalikan dun sa software na yun, pwede niyang i-recover. Si po kasi pag naka-ultra ata, may chance na kaya nyo siyang ibalik. Using si, meron tayong recover dito eh. Yeah, hindi recovery drive eh. Yun, recovery options, using recovery. Ito. Mas mabilis siyang mapabalik. Pero yun lang naman, hindi naman siya laging nangyayari. Okay, so balik tayo guys. Ano po ulit? Tawag. Jerome Barqueros. Present, sir. Okay. Mark Serato. Kawawan mo si Serato. Naiwan na ata sa EAPP niya. Nagkaklase pa. Serato. Siya wala. Ay, hindi, mali. Nakakawawan si Serato.
Ano, nag-chat? Apo, mag-chat po ata. Ayun yun, okay, okay. Present, present. Okay, so... Aldep? Boss Aldep, nandiyan ka? Aldep, ayun, Aldep, yun. Nakita ko na. Okay na yan, okay na. Aldep. Boss Marigondon. Present, sir. Okay, okay. Kizana? Boshi? Present po, sir. Okay. Bah, parang ayaw niyong magawa. 20 items lang naman yung papagawa ko. Ayaw niyong ano. Alaw. John Michael Alaw. Present po. Hola, hola. Present po, sir. Oh, lagi rin andito to eh. Kayla, ginugaling. Present ba, parang, po. Ayun, ba? Kahit modular nandito ah. Si ano pala, si tag dito? May nag-check ba kung si Tihomi ay naglagay ng ano? Nag-tag dito, naglagay ng... Nag-share nung post nung Sunday? Kasi nagsabi lang siya na ano eh, bakit daw wala siya? Baka hindi siya marunong magawa nung ano? Hindi po. Tinignan ko po din yung ano nun eh. Wala naman po siyang share post. Ha? Medyo may ano siya, medyo tawag yan. Medyo maluwag ang ano. Pero hindi, ayan yun na kung ano kay Leia, ano. Papasa naman natin 'yan. Diyan kayo pwede. Humawas, nandiyan ka ba, Marcy? Present po. Sabas, Nicole Sabas, nandiyan po. Nicole Sabas, wala. Ayun, pwede ba? Balik. Balik, wala, ano, mahirap mag ano pag mga nakready kayo eh. Okay, so next. Okay guys, so ano po ang usually na itsura ng Ultra Ata? So, ito yung mga sinaunang itsura ng Ultra Ata na connector. Pero itong, although itong ngayon ha, linawin ko, wala ng Ultra Ata ngayon. Ang Ultra Ata ngayon napalitan ng SATA at saka PATA. Pero ang difference lang kasi, ang Ultra Ata nung araw, mas mabilis kang makakapag-recover ng file sa Ultra Ata compared sa SATA at saka sa PATA. Although ngayon kasi guys, tatandaan nyo ha, pag kayo nagsisave, huwag nyo lang i-save sa flash drive nyo. I-save nyo sa cloud. Para kahit i-delete nyo na, i-delete nyo nga sa flash drive nyo. Sa hard disk nyo at saka dun sa drive nyo na physical, at least may kopya pa kayong isa. So ano-ano yung mga ano, ano-ano ang mga website na nag-aano ng cloud. Napakarami pong mga ano, ng mga, kahit yung sa Google Files lang or Google Drive, cloud na yan. Tapos pwede rin naman yung ano, yung ating... may naka-Apple ba sa inyo? May naka-ano? May naka-iCloud? Wala eh. Basta pag nagkatrabaho kayo, marirealize nyo yung sinasabi ko. Napakaraming mga ano ngayon, mga features ng ibang gadgets na yan ang ginagawa. So hindi na ngayon technically kailangan na i-recover mo pa yung file kasi kahit maggumamit ka lang ng Dropbox, hindi ko alam kung familiar kayo dito guys. Familiar kayo sa Dropbox? Hindi. Sir, parang Google Drive din yan. Oo, parang Google Drive lang ito. Ang difference lang nito, ano siya eh, mas exclusive. O kaya pag walang-wala na talaga, MediaFire. Kasi ako nagmi-MediaFire ako pag gusto ko mag-send ng mga files na ano eh, na tag dito. Pag gusto ko mag-send ng mga files na yung isi-share ko sa inyo. Tapos pirated. Kunwari, ganito. Teka, hintayin ko lang lumabas si MediaFire ha. Kunwari, gusto ko mag-send ng Eclipse, yung Eclipse na pang Java. O, sa inyo ko ibibigay, walang problema siya. Kasi kaysa ma-flag ako as pirated yung sinishare ko sa MS Teams, itadaan ko na lang sa MediaFire. Okay po. Tapos next is, ano po ang point or ano ang concept ng partition, guys? Partition ha, partition po. Ang partition kasi, ibig lang sabihin yan, yung hard disk mo, hindi mo lang ibibigay as one drive. Pwede mo siyang hatiin as drive C, drive D, drive E. Bakit po ganun? Kasi nung una, nung wala pa tayong cloud, mahirap kasing ma-reformat yung buong unit mo nang walang natitirang files. Kasi parang ito yung time nung Ultra Ata, ang problem niya, wala tayong magawa, kundi ano, wala tayong magawa pag na-format kayo, kundi mawawala talaga lahat ng files. Ngayon kasi meron ng mga examples ng pwede kayong alternative na pag-save ng mga files ninyo. Kahit nga sa Facebook, maglagay kayo sa Messenger,
counted na yun as parang ano, as parang duplicate copy ng mga files ninyo. Okay, so pag sinabing hard disk partition, then ba meron akong ganito, 475 gig. Ginawa ko, hinati-hati ko, may isang 100, may isang 200, tapos may isang 175 ulit. Para mangyari, si hard disk ko, hindi pwede kong ano, pwede kong hatiin na imbis na ganito ang itsura niya, na nasa ano, na nasa file, nasa folders lang yung hatiin ng aking mga files, pwede ang mangyari, naka-drive siyang hiwa-hiwalay. Tapos lilinawin ko guys sa second sem ninyo, kung tayo ay mag-face to face, mag-format kayo ng computer ng kayo, ng andyan, ng kayo lang. Pag wala, ang mangyayari, meron lang tayo mga video tutorial na ano siya, tawag dito, gagayahin nyo yung, or susundan nyo kung paano mag-format. Kasi hindi ko naman kayo pwedeng pilitin na i-format yung mga PC or mga phones na gamit nyo. Kasi paano yun pag may mga files kayo dyan? Okay po. Tapos, next, nung una po, since ano tayo, IBM PC Architecture, yung MBR, yung mga bilog na disk, ginagarantee niya lang na hanggang apat lang ang partition. Pero ngayon, may mga hati na yan, may mga tinatawag na tayong primary, extended, at saka logical partition. So, ibig sabihin yan, yung 4 na normal na hati ng partition ninyo, pwede na ngayong i-extend to the point na parang 4 plus 8 plus 24 yan eh, parang ganun siya. Although, hindi naman kasi natin kailangan, pag halimbawa, 1 terabyte yung iyong hard disk, hindi mo naman pwedeng hatiin ng 24 na ano yan, 24 na hati, kasi halos wala na siyang laman. Yun yung problem. Tapos ito yung, guys, ano to ha, dun po sa mga magsasagot kung sino man kayo, kasi parang napaka-continue naman eh. Tawag dito, kayo ay, paki-check ito pag nagsasagot na, kasi baka ang mangyari, kasama ito sa exam, sa activity natin today as, yung fill in the blanks, kasama siya. Tapos ito pa hanggang 6. Okay guys, may tanong po. Tanong kayo. So, lilinawin ko ha, ano ang mangyayari. Ngayon, pagbalik natin ha, maglagay lang po ng done pagkasama kayo dun sa listahan ng ano, sa listahan ng ito. Ngayon ito, kasama kayo dito. So, kita nyo pa ba yung screen ko guys? 53 ha, 53 ang ano ko ha, 53 out of 67. So, ang inaabang ako magsasagot sa akin, 14, 15, 16, 17 lang, hanggang kay Bernabe, 17 lang. Pero the rest, tawag dito. Adit, ano nga tayo, tanong nga ulit, last na ha. Marian Hernandez, o yan, baka kung ano't ano man. Present po. Bless Real Cantalejo. Present po. Okay, Casey Vien Sanchez. Present po. Okay, babae pala to si Casey. Kala ko yung lalaki. Sino pa ba? Jess Malate. Kaso parang modular ito si Jess eh. Oo nga, modular nga. Pero ganun talaga. Tapos Clark Andre Rosalita. Present po. Okay. Ezra Pasistol. Present po. Carlvin Lemuel Banaag. Present po. Prince Flores. Present po, sir. Okay na. Kasi baka madagdagan lang yung magsasagot eh. So mamaya guys, lahat po nang nandito, maliban kay Bernabe, Malate, Leasing, tsaka Magno. Wala talagang Magno ha, hindi pumasok. Lagi nandito to eh. Awal eh. Maliban dun sa apat, maglagay lang ng done pagbalik natin. Kasi yun na yung activity, ano ninyo eh. Activity 3. Okay po? Teka, baka may nag-chat, baka may biglang pumasok. Ayun, present na pala si, ano, si Leasing. So, present si Leasing, so bawas ulit. So guys, sana malinaw to ha. So ang time natin ay 6:55. Please be back 7:10. Okay? Kanina pa po ako pumasok. Monte Alegre. O, ano, tawag dito? Pasamba ba't wala si Monte Alegre dito? Kayong gumawa nitong list ha, hindi ako. Sir, ano?
Nakaayos naman po yan. Sinundan lang po namin yung ginawa niyo, sir. Oh, ba't wala siya daw? Walang ano dito. Kasi ito yung pinakahuling sinend din yung binigay na ano eh, na, di ba, nagpatong-patong. Ito pinakahuli. Sir, alam ko, nag-share din po si Monte Alegre. Hindi, but ano nangyari? Ba't nasan siya dito? Baka po nagbura. Kasi po, sir, ang sinundan po nun eh, kala Troya. Yung may inayos po kay Troya nun, na parang sinabi sa ni Troya is, press ano, ayusin niyo po yung name ko, na nakulangan daw po ng H. Sabay, sunod-sunod na po yun, sir, wala na po ang binago. Ano, Clarence, pahanap nga nung ano mo? Pahanap nga nung part na kung saan ka naglagay dun sa ano, dun sa GC. Tapos i-share mo lang ulit. Okay? So balik kayo guys ng 7:10. Tapos lahat po ng nandito sa list maliban kay Magno, Bernabe, 'yun, Magno, Bernabe, tsaka Malate. Maglagay lang ng done, pero magsasabi naman ako mamaya, okay? So ano tayo, tawag diyan, break muna. Lagay lang ako dito ng break time. Ano muna tayo ha? Break lang muna. Leasing. Okay, no problem. Oh, hindi daw nakapag-share pala si Monte Alegre. Oh, so magsasagot ka talaga Monte Alegre ha? May galang ba dito? Parang walang galang. Wala ata si Midge dito. Sa huling listahan nyo. Midge, kung nag-send ka ng ano ha, nag-send ka ng share, hanapin mo dun sa ano, dun sa tawag dito, dun sa GC ni, kung asan yung ano, kung asan yung pangalan mo. Hindi, kaya nga, nilagay mo ba dun sa GC yung pangalan mo? Di ba naglistahan ako ng 1, 2, ano doon? Hanapin mo kung nandun ka, kasi malamang napatungan lang yan eh. Sige, okay, okay, so break muna kayo, break muna. Balik po tayo ng, de, nausod tayo. Gawin natin 7:15. Balik na 7:15. At tas yung wala dito sa listahan, magsasagot. Bibigay ko yung link. Yung nandito po, bumaano, pag ba, ni binigay ko na yung link, mag-reply lang kayo ng done, understood na yon, okay? So ano lang tayo, malalagay lang natin yung break time, o yan. Sir, send ko lang po dito yung may binago po ako kasi po nagkalito sa numbering. Sabay, inayos ko po hanggang 8 yata. Sabay, nagdire-diretso na po yun, sir. Hanggang okay, 9 sige, po. Sige. Basta kay ano yan, ha? Kay, ano, kay Galang yan, ha? Kasi baka mangyari, may mga sumulpot pang iba dyan. O, sige, break muna tayo, guys. Balik ng 7:15. Mag-dinner muna kayo. Sige, sige.
Hello guys, balik na po. Right, sir. Oh guys, teka lang, ilalagay ko yung ano ha. Ilalagay ko yung teka. Yung link ng ano natin, madali lang ha. Maglalagin lang ako. Oh guys, ano ha? Sige Magno, tatanggalin na lang kita dun sa asterisk. So ang magsasagot na lang ay Malate and ano? Malate and Bernabe. Tapos yung the rest, yung mga hindi nakapagsagot. Oh, ito yung ano ha? Ito yung tag dito, yung link. Pag kayo ay ano, pag kayo ay na ano, pag kayo kasama dun sa listahan, kasama na si ano, si Nomer at saka si Truya. Kasi kung sino man yung magaling na nag-number 14, tinanggal si 12 tsaka si 13, maglagay lang po ng done para, linawin ko ha, pag walang done, ano ha, kahit exempted kayo, wala ha. So pwede na pong mag-start, magsagot, yung mga walay pa. Kasi pala, kayo-kayo rin yung lahat lang nang nandito, yun lang pala yung pumasok, ano. Hello guys, reply na po ng done pag ano kayo, kasama kayo dun sa listahan. Reply ng done.
Sir, kasama ba ako sa listahan, sir, na ano, na hindi po sir, magkasabot pa rin po ako? Sir? Thank you.